Isang fire volunteer ang patay matapos mabagsakan ng gumuhong bahagi ng isang barangay hall sa Pasig City. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusive. Ito ang itsura ng barangay hall ng Barangay Palati, Pasig City, ilang minuto makaraang dumaan ang bagyong Glenda. Ang bahagi ng concrete structure at ang signage na gawa sa bakal bumagsak sa flagpole area. Nadaganan ang isang sasakyan, isang tricycle at tatlong motorsiklong nakaparada. Pero bukod sa mga sasakyan, kasama sa nadaganan ng concrete boulder ang 19 anyos na volunteer firefighter na si Jomark Diaz. Nadala pa siya sa ospital actually. Okay. Nag-expire siya sa Pasig City General Hospital. Napag-alaman sa investigasyon, nagbababa daw ng Philippine flag si Jomark habang umuulan. Pero dahil sa lakas daw ng ihip ng hangin, napilipit ang flagpole at ilang saglit pa'y bumigay na ang sementadong bahagi ng ikalawang palapag ng barangay hall. Andung amin kasi sa kabila. Okay. And yun, nag-ano lang yung kasama namin na bumbero, nagbababa ng flagpole. Mga split seconds, bumaksak yung napakalaking bato. Okay. Tamaan siya. Dito na siya kinuha sa kabilang itong site na to. Okay. Ngayon, iniimbestigahan po namin kung ano po ang naging rason at kinakalap namin lahat ng impormasyon sa tulong rin ng ating kapulisan. Mabilis na nakapagsagawa ng clearing operation sa lugar ng pinangyarihan. Dito rin kasi pansamantalang ilalagay ang evacuees na apektado ng bagyo. Pero naiwang pa rin nakamarka ang bagsik ng bagyong Glenda sa bagong tayong barangay hall. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.